Yo, what's up mga tol? Welcome back na naman sa ating channel. Ngayon, lockdown pa rin tayo, under quarantine pa rin. Pero may good news kasi mayroong isang client tayo na gusto magpa-print. Yun yung napanood nyo kanina sa umpisa ng ating video. So yun, masaya kasi malaking tulong, sakto, kasi wala na tayong budget dahil sa ilang araw na tayo hindi nakapagbukas ng shop. So ito yung makukuha natin dito, at least hindi naman siya ganong marami ipiprint natin, nasa 30 pieces lang naman, pero malaking tulong pa rin, at least makakabili tayo ng konting pagkain at saka gatas ng mga bata. So today ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ulit magprint ng t-shirt gamit yung ating transparency film. Pero dito sa video na to, complete process na siya from start to finish. Talagang yung detalye ng pagpiprint ko ay ipapakita ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, click mo na yung subscribe button, then click the notification bell para mas updated ka sa mga videos pa natin na i-upload soon. So ayan. Ito mga tol yung design natin. Ayan, we love you daddy nakalagay. Dalawa yan eh. Yung isa, ayan, we love you kuya. Print muna natin. Yung isa muna print natin. Ito. Ito yung design natin sa harap. Ito naman yung design natin sa likod. Print na rin natin siya para ikat na natin mamaya. So yun mga tol, ito na yung mga na-print natin kanina. Ayan. Ito. Ito. Itong tatlo na to. So ito yung sa harap. Ito yung sa likod. Ito yung sa likod niya. So ito, ito talaga yung ipiprint natin sa harap. Ito yung mas marami nating ipiprint, yung we love you kuya. Then meron lang tayong ipiprint na 5 piraso nito na we love you daddy. Tapos ito yung mga gagamitin natin sa pagka-cut. Itong transparency film natin. 5 piraso pa ba? So yan, dalawa na lang siya. Kailangan pang humanap ng isa pa. Ito yung transparency film natin. So kailangan natin ng ruler. Ito, ruler. Tsaka yung cutter natin. Ito yung cutter lang na ginagamit ko sa pagka-cut. Ito, nakita niyo na ako kung paano mag-cut dun sa mga previous video natin sa ating channel. So pwede nyo yung panoorin. So yun, start na tayo mag-cut. So ito mga tol, kung mapapansin nyo, ito yung design natin, bond paper. Tapos pinatong natin dito sa bond paper yung transparency film natin. Tapos dinikit lang natin ng tape yan para sa mga gilid. Ayan. Para dumikit siya at para hindi siya gumalaw. So start na tayo na mag-cut. So ito mga tol, tapos na natin i-cut tong isa na to. So alisin na natin yung transparency film. So inaalis ko lang yung tape niya sa gilid, mga gilid. So ayan, okay na siya mga tol. Ayan, ayan, may, mapapansin mo dito yung letter O niya, nawawala itong nasa gitna. Ito. Andito siya mga tol, tinabi ko. Ito yun, yung nasa gitna. Ayan, yung nakikita nyo. Nasa gitna, ito. Nakatabi siya dito. Kapag magpiprint na tayo, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya ididikit dito ulit sa screen. Same ng letter A, ito. Nakatabi din dito. Next, ito naman yung ikakat natin. So, yung transparency film ko, dalawa na lang.
So itong pangalawa natin, hinati na natin siya. Ito para dito. Tsaka ito para sa back na design natin. So ito, hindi na natin siya ikakat lahat. Hindi na natin ito ikakat. Ang ikakat na lang natin ito, yung daddy. Kasi kaparehas lang naman nung nauna to at saka magkasinlaki lang naman sila. Ang ikakat natin ito, yung daddy na to at saka magkakat tayo ng konti dito sa taas ng Y at saka sa taas ng U. Yan, mamaya malalaman yung purpose nito. Ito yung pinaka magiging guide natin kapag ipiprint na natin yung daddy. So ito mga tol, nakat na natin yung ito, yung daddy. Ayan. Tsaka nagkat tayo dito sa Y tsaka sa U. Ito dulo lang, mamaya makikita nyo kung paano natin yung gagamitin. So ito mga tol, yung ipiprint natin, meron tayong 5 piraso dito. Ito. 4 na pambata saka isang yung medyo malaki, medium. Ang ilalagay natin dito, ayan, may naka-note yung client natin na yung ilalagay dito yung "We love you daddy". Then ito naman, ito yung "We love you kuya". Ayan. So ito mga tol, yung mga t-shirt natin. Ito. Tapos ito yung gagamitin natin na platen. Ito yung platen na ginawa ko. Ano lang siya? Multi-purpose board. Ayan, multi-purpose board siya. Nabili ko lang to sa ano, sa Pandayan. Merong manipis nito, meron din mas makapal. Ito yung isa mas makapal. Ito yung manipis. Pero parehas lang naman din siyang okay. Tapos binalutan ko lang siya ng ano, ng manipis na plastic cover para pwede natin siyang lagyan ng table adhesive. So yan, lahat na yan may mga table adhesive lahat to. Para pwede tayong mag-print ng multicolor na design. So yun, ilalagay na natin mga platen sa ating t-shirt. Pagka malalaki na yung mga piniprint ko, ito na yung ginagamit ko, yung yung ating portable platen natin. Ito. Pagka malaki yung design at saka marami ng kulay. So ilalagay na natin yung platen sa loob. Ayan. May adhesive din siya, ayan, oh. So kahit na iyan natin, itayo natin, hindi siya malalaglag. Tapos pwede tayong magpatong ng iba't ibang kulay. Okay mga tol, tapos na tayo magayak ng mga t-shirt. Sa screen naman tayo. So ito na mga tol, yung ano natin, yung design natin. Ito. Yung transparency film na kinat natin. No? Talagyan na natin siya ng tape. Ito siya mga tol. Ito yung transparency film natin. Ayan siya.
Yan na, may tape na siya, mga tol. Ayan. Kaya lang mapapansin nyo, ito. Yung letter O, wala pa yung nasa gitna niya. At saka yung nasa gitna ng letter A. So, ito yun. Ito yung O. Ayan. Ito naman yung letter A natin. So, ang gagawin natin, ididikit natin to. Itong gitna ng letter O na to. Ito. Gamit tong table adhesive natin. Ayan, table adhesive. Ayan, lalagyan lang natin table adhesive. Dito sa screen. Ayan, kahit hayaan muna natin siyang matuyo ng bagya. Tapos ito naman letter A. Ayan, idikit na natin. Ito yung... ito yung gitna ng letter O. Ito naman letter A. So ayan mga tol. Dito na ba? Ayan. Ayan. Yung A ito. Tsaka yung O. Ayan, nakadikit na sila. So patuyuin lang natin ng konti. Tapos pwede na tayo maghagod. Tapos ito pa nga pala. Itong heart natin. So, kulay pula siya. Ito kasi puro itim yan. Yung we, you, tsaka yung kuya. So, kulay itim yan. Ito red. Lagyan muna natin siya ng tape para hindi siya malagyan ng pintura. Pero hindi ko siya sa ilalim lalagyan, sa ibabaw. Ayan, may tape na siya. So yun, patuyin lang natin itong konting nasa gitna ng O tsaka sa A. Tapos ready na tayong maghagod. So yun mga tol, mag-tip-rip na tayo. Maghahagod na tayo. Ito yung pintura natin. Wet look siya. Color black. Testing natin itong isa. So ayan siya. So ito siya, makapal na siya mga tol. Hindi na kailangan ng second coat kasi makapal yung ginamit natin na ano, transparency film. Ito mga tol, ito na yung para tandaan natin na last na yung isa na yon na ipiprint natin na kuya. So, ang ipiprint naman natin sa natitirang lima na to, yung hindi na kuya yung nasa ilalim, kundi ano na, yung daddy. So, kailangan natin takpan ngayon yung kuya na nakalagay na to. Lalagyan natin ng tape. So, ayan, hagod na tayo ulit. We love you lang muna, tapos mamaya ipiprint natin yung daddy. So ayan, tapos na tayo. So ayan, hugas muna tayo ng screen. Tapos muna natin yung screen natin para magamit natin mamaya. Gagamitin pa natin tong ano natin, yung transparency film natin na to. Ito gagamitin pa ulit natin kasi may piprint tayo na itong yung puso.
So itabi muna natin 'to. So ayan, malinis na siya. Kung mapapansin niyo, ito yung gitna ng oven kanina. Tanggalin lang natin 'to. Ayan, pwede mong itabi 'to, magagamit pa rin natin 'to. Tapos yung nilagay natin na table adhesive dito, madali nang kuskusin to ng kamay. Tatanggal na rin. So yun mga tol, dito naman tayo sa pangalawa. Ito yung ipiprint natin sa limang natira kanina. Limang pirasong t-shirt yung ipiprint natin yung daddy sa ilalim. Tapos ito mga tol, kung mapapansin nyo ito. Meron tayong kinat dito sa letter U at saka sa letter Y. Ito yung kumbaga magiging guide natin. Kaso transparent to, mahirap siyang tingnan kapag ahagura na natin, mahirap silipin. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng pintura. Pwede kayong magpahid ng ano lang dito, pahid kayo ng ano natin, ng mga pintura natin kahit anong kulay. Ayan. Pero para mas madali kasi meron na ako dito may pintura na ako dito, Pilox na lang lalagyan. Okay na siya mga tol, konti lang naman yun, pwede na yun. Tapos idikit na natin ng tape, tapos idikit na natin yung mga nasa loob niya, katulad ng ginawa natin kanina. Yung DA saka dalawang D na to, talagyan natin yung nasa gitna niya. Ayan mga tol, kung makikita nyo, ayan, nakadikit na yung mga nasa gitna ng letters natin. Ayan, nakatape na rin siya. Pwede na natin siyang haguran. So ayan mga tol, nakaready na yung mga ipiprint natin. Ipiprinta natin siya dito ng daddy. Dito puso yan. Ito, ipiprint natin yung daddy. So ayan, maghahagod na tayo. Ito yung screen natin. So kung mapapansin nyo, ito yung nilagyan natin ng pintura kanina. Ayan. Sa screen. Ito natin siya itatapat. Ayan. Makita niyo yan, di pa siya nakatapat. Sasakto lang natin siya. Ayan, nakasakto na siya. Ayan. So, pwede na natin itong haguran yung daddy dito. So, limang piraso lang naman siya. Konti lang lalagay natin na pintura. So ayan. Ayan, nakita niyo sakto na siya. So ayan, tapos na siya. Ayan. Tapos na natin i-print yan ng daddy. So linisin na ulit natin to katulad lang ng ginawa natin paglilinis kanina. So ayan mga tol, last hagod na tayo sa harap. Piprint na natin yung kulay red, yung puso. So ito yung ginamit natin kanina sa We Love You Kuya. Ito. Ito yung ginamit natin na transparency film. Magagamit pa natin ito dahil dito nakakat yung puso. So ididikit lang natin ulit. Andito pa rin yung tape niya. So para hindi malagyan itong ibang mga letters na to, hindi malagyan ng pintura, lalagyan natin ng tape, tatakpan natin yan. Pwede sa likod, pwede rin sa harap. Pero sa harap na ako maglalagay para hindi na magkaroon ng pintura to, para ito lang magkaroon ng pintura yung puso lang. Okay na. So ayan mga tol, start na natin i-print yung kulay red niya, yung puso. Ito yung ink na gagamitin natin, wet lock din siya. Paalala ko lang din mga tol, kung sakaling yung pintura na gagamitin nyo, matagal nyo nang hindi nagagamit, kailangan siyang salain. Sasalain niya muna bago nyo siya ulit gamitin.
Ang pintura ko na to kasi medyo bago pa siya kaya wala pa siyang namumuong mga pintura. Pero sa susunod, kapag ka magpiprint ako ng lumang pintura yung gagamitin ko, papakita ko sa inyo kung paano ko siya sinasala. So yun, start na tayo magtatak. So ayan mga tol, tapos na nating i-print yung front design natin. Ayan, tapos na siya. Yung design natin sa likod ng t-shirt, baka bukas na lang natin siya i-print. Same process lang din naman siya kung anong ginawa natin sa una. Ganun din. Same screen lang din yung gagamitin natin. Tapos yung pinat natin na transparency film, yun pa rin yung gagamitin natin. Tapos mga tol, sa mga nagtatanong kung bakit laging transparency film yung ginagamit ko, kasi una sa lahat, kapag kasi papel lang, walang tape sa likod. Yung iba kasi nilalagyan ng tape sa likod eh. Pero pag papel lang, pang isang hagod lang siya. Kapag naghagod ka na sa pangalawang t-shirt, lukot-lukot na yung likod nun, lalo na kapag ka hindi masyadong batak yung screen. Kaya transparency film yung ginagamit ko. Bukod sa pangmaramihan na siya, at saka matibay pa. Tulad nito, ayan yung mga ito yung pinrint natin. Kahit isang hagod pa lang siya, makapal na yung ano natin. Yung pintura natin, ayan. Para ka na ding naka 3 coats. Ayan. Makapal na siya kaagad. So ayan mga tol. Siguro sa susunod, pag magpiprint ako, pakita ko sa inyo kung paano ako magsala ng pintura natin. Yung pintura natin na matagal na naka-stack, gagamitin natin. So ito mga tol yung natin. Back design. Tapos na. Ready for delivery na yan bukas. I-screen natin, hugasan na natin. So yun na nga mga tol, bago natin tapusin tong video natin, kung nakikita nyo sa aking likuran, ito yung double decker na line table ko. Tsaka ito yung magiging bago kong shop. Ayan. Under construction pa siya. Bali ako lang kasi yung gumagawa eh, kaya medyo matagal. Siguro bago matapos itong quarantine na to, matapos ko na rin itong ano na to, yung ating bagong shop. So yun, maraming salamat po sa mga nanood. Don't forget to subscribe sa ating channel, then share yung mga videos natin. So yun, maraming salamat po.